Magandang hapon mga ka-permers. For today's videos ay nandito tayo sa ating lugar na Lakatan at Coconut Dwarf. Pa-share ko kayo dito. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung mga naitanim dito mga ka-permers. Ito yung puno ng niyog. At ang lupa natin ay nandito. Dito yung bondere. Ang gilid. Ganyan. Papunta dyan ay sa Bisaya pa sa Iagaw. Yung sa pinsan ko. Paramours. Pero kami pa rin yung nagtatrabaho. Ito yung saging natin ka permers. Tingnan nyo. Bago lang natin nilagyan ng abono. Ito ka permers. Di ito lakatan. Ano ba yung tawag na barite yung saging yun? Tundan. Ito yung kamuti ni mama ka permers. Super okay naman yung tubo niya. Ito po ay yung saging na ito ay kardaba ka farmers. Ito yung niyog. Yun sa baba ay balon. May makina tayo sa yung pang gamit natin pang tubig. Ito yung wire. Pataas dyan, papunta sa bahay. Yung kulay green, yung net, nakalagay natin ang alaga kong mga bibi or itikinas. Yung puno na yan ay lakatan yan. Ito, puno ng lakatan mga kabarmers. Subukin nung ito kabarmers. Sa Tagalog Patisyo. Galing ito sa Binondido. Yun sa Municipality of Binondido. Nakakuha tayo doon kasi taga doon yung ating aking asawa. Ito yung puno ng Dwarf. Ito, yung lakatan, yung saging natin, ilang buwan na parang di na lang mabibilang yung buwan. Ano yun, mamunga na yun. Parang naano yung lakatan natin kay farmers, oh. Kasi bagong lipat yan. Ito yung mga kalbasa ni mama. Ano ba yun sa Tagalog? Kalabasa. Ito yung saging natin ka farmers. Ito ka farmers. Lakatan yun ka farmers. Bagong abuno. Sana maganda. Tuloy-tuloy na yung magandang tubo. Ito. Nakita ko sa nakaraan. Ito yung sili. Sili ka farmers. May bunga na ito. Pero di pala ito atsal. Siling anghang ito. Ito lakatan. Ito yung mga saging natin. Bunga ng papaya. Daming blessings dito paparating ka farmers. May namumunga na. Nagsisimula na yung pagbunga. Yung kalabasa. Ito. Tsaka dito may upo. Nakita ako. Nakaraan. Karang araw. May bubunga.
Ito yung Lakatan. Parang hindi siya gaano nakatubo dito eh. Kailangan siguro ilipat. Ito ka farmers. Ito, bunga ng upo. Saging niya rin, ka-farmers. Yung papaya, kung sino man yung gusto, parang mahihiya naman tayo pag ibinta natin yung papaya kasi dito sa Bohol, dito sa lugar namin, kaya ano lang yung papaya, di namin ibibinta. Kung sino man yung gusto kumain, pamigay lang natin, lalo na sa mga kapitbahay. O, nagsisimula na yung paglibon mga ka-farmers. Mga ka-farmers, mahigit tayo 2 oras nandito sa ating farm. Nag-ano tayo dito ng mga, yung mga damo dito. Sinunog natin tapos naglinis tayo dito. Pero di pa siya maapoy mga ka-farmers kasi umuulan kanina. Yung mga damo dito medyo basa. Kulang pa dito mga ka-farmers. Itong yung farm natin, nasanahan, napaka ano, dami pa yung halaman. Kailangan malaking process pa ito para malinis. Ito. Ang ano ko lang dito mga ka-farmers, para ma ano, di na ni malinis na yung ating coconut dwarf. At saka taniman ko dito sa mga ganyan nila. Taniman ko ng itanim ko dito ay yung lakatan. Lakatan tapos ano mag ano ka ako dito ng nagdanim din ako ng mani at saka luya. Luya mga ka-farmers para tayo na yung mag-supply sa mga tindahan at saka makatipid tayo sa ating pangailangan ka-farmers. Kailangan ko itong ipalinis na lang, maghanap ako ng tao kasi di natin pag tayo lang yung mag-isa maglinis dito. Yung iba malinis, yung iba hindi pa, tapos di pa natin mataniman, abot ding tutubuan na naman yung mga damo dito. Maraming salamat sa panunood ninyo mga ka-farmers sa aking YouTube channel. At sana po suportahan ninyo ako. Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Yung sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Kung pwede, share ninyo yung aking mga video kasi yung mga tips dito sa pagpa-farm, ituro ko sa inyo. Kaso hindi lang tayo nakapag-asikaso dito kasi sa sobrang busy natin ka-farmers, bukas na naman, magtrabaho na naman tayo, duty na, di naman tayo makapag bigay ng panahon dito ka-farmers. Maraming salamat na lang sa inyo at sana supportahan ninyo ako. Maraming salamat.